Ang kahalagahan ng pag-aasawa, ang kasal, mula pa sa pasimula, ang itinuturing na pinakabanal at pinakadalisay na taling nagbubuklod sa lalaki at babaeng mag-asawa. Isang institusyon na napakahalaga sa buhay ng tao, ang pagkakaroon ng mabuting asawa ay itinuturing pa nga ng marami na dakilang karangalan, isang sukatan upang mapatunayan ng isang tao, sa kanyang mga kamag-anak, kakilala, at kaibigan na siya ay matagumpay sa kanyang personal na buhay, at dahil nga bulag ang pag-ibig kaya marami ang nagaganap na kakaibang kasalan, na siguradong hindi aayunan ng Diyos, kaya ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga bago kong video. Number 1. Sal 9000 and Nene Anegasaki. Sa bansang Japan sa Tokyo, isang 27 years old na lalaki ang nagpakilala sa pangalan na Sal 9000. Sinabi niyang nakita na niya daw ang babae na mamahalin niya at pakakasalan. Matapos ang ilang buwan na panliligaw niya kay Nene Anegasaki, sila ay ikinasal noong November 2009 sa bansang Guam. At marami ang nakapanood ng kasalan nila sa internet habang nakabihis siya ng puting tuxedo. Pero ang kasalan ay hindi legal, sapagkat si Nene Anegasaki ay isang karakter lang sa isang video game. Sa video game na Love Plus ay dito nga nakilala ni Sal 9000 si Nene. Ang sabi niya, na love at first sight daw siya dito, at nawawala daw ang problema niya pag nagkakausap daw sila. At mabilis daw itong mag-reply sa mga sinasabi niya kaya lalong lumalim ang pagtingin niya kay Nene Anegasaki, sinabi pa niya nakakaiba daw sa lahat si Nene, hindi daw siya nito binibigyan ng problema, ganun pa man kahit na alam niyang hindi legal ang kasal niya kay Nene Anegasaki, pero para sa kanya, mas higit pa si Nene, sa kahit sino pa mang tunay na babae sa buong mundo. Number 2. Seneli Masilela at Helen Shabanyo. Si Seneli Masalila at ang kanyang pamilya ay nagbayad ng £500 sa pamilya ni Helen Shabanyo para payagan may kasal sila. Dinaluhan ng 100 katao ang kanilang kasal na ginanap sa South Africa. At ano ang issue, si Seneli Masalila ay 8 years old lamang. At ang magiging asawa niya ay 61 years old na. Sa makatuwid isang lola na ang mapapangasawa niya. Nagpalitan naman sila ng singsing, ito daw ay dahil sa hiling ng lolo ng bata, na namatay, kaya ito magpapakasal sa matandang babae. Ang sabi ni Seneli kinausap daw siya ng kanyang lolo, at pinakiusapan na magpakasal, at kaya napili niya ang malapit na kaibigan ng pamilya nila na si Helen dahil gusto niya ito, hindi naman legal ang naganap na kasalan at dahil may asawang iba si Helen at hindi sila nagsasama, ang sabi naman ni Seneli, masaya na ang kanyang mga ninuno at yun ang mahalaga sa kanya. Number 3. Si Luya at ang kanyang sarili, noong unang buwan ng January 2007, isang 39 years old na lalaki na taga China, ang nagpakasal sa kanyang sarili. Sa traditional na paraan, mahigit na 100 mga bisita ang dumalo sa seremonya na litong-lito. Bakit? Dahil ang bride ay ang kanyang sarili din. Ginanap sa plaza sa maliit na lugar sa Guangzhou sa China ang kanyang kasal, kumuha din siya ng mga abay na lalaki at babae, habang siya naman, at isang ginupit na pom na may larawan niya, na nakasuot ng pulang damit, at lumakad sa altar at tumanggap ng basbas, itinanggi ni Luya na isa siyang bading, sadyang mahal lang daw niya ang kanyang sarili, at meron pa daw ibang mga dahilan kaya pinakasalan niya ang sarili niya. Number 4. Ahmed Muhammad Dor and Safiya Abdulay. Sa isang bayan sa Somalia, si Ahmed Muhammad Dor ay mayroon ng 5 asawa at 3 sa mga ito ay pumanaw na. Kaya naisipan niyang muling magdagdag ng mapapangasawa. Sa edad niyang 112, pinakasalan niya ang isang babae na may edad na 17 years old na si Safiya Abdulay. Ang sabi ng pamilya ng babae, sila ay naging masaya sa kasal ng kanilang anak kahit 95 years old ang agwat ng edad nila, sinabi ng matandang lalaki na gusto niyang magkaanak sa bago niyang asawa na si Safiya Abdulay, ang bayan naman ng Grisel, ay hindi pa nakakakita ng ganitong uri ng kasalan, sa loob ng 100 taon, kaya masaya sila ngayon. Number 5. Bimbala Das at ang Cobra. Noong bago matapos ang May 2006, isang babaeng Hindu mula sa India, ang nagpakasal sa kanyang minamahal. Subalit hindi ito isang tao kundi isang ahas. Sa harap ng napakaraming tao, siya ay ikinasal sa kanilang tradisyonal na ritual ng pagpapakasal. Ang King Cobra ay nakatira sa isang burol malapit sa kanilang bayan. Si Bimbala naman, noong ito ay maliit pa, ay sakitin sabi ng ina niya. Pero simula nang nag-alay ng gatas ang ina ni Bimbala sa Cobra, ito ay gumaling.
At para kay Bimbala, labis niyang minamahal ang Cobra kaya pinakasalan niya ito, at bukod sa iniisip niyang ito ang naging dahilan para gumaling siya sa sakit niya, at nararamdaman din daw niya na mahal siya ng Cobra at hindi siya nito tutuklawin o ipapahamak. Naniniwala naman ang mga mamamayan na ang pagsasama nila ay magbibigay ng magandang kapalaran sa bayan nila. Number 6. Magali Jaskiewicz and Jonathan George. Sa bansang France ay may nagplanong magkasintahan na magpakasal noong November 2008. Pero sa kasamaang palad ay naaksidente at namatay ang kasintahan niyang si George. Ang 32 years old na si Magali Jaskiewicz ay gusto pa ring may kasal sa kasintahan kahit alam niyang patay na ito. Kaya gumawa siya ng paraan at nalaman niya ang isang batas sa civil law na maaaring magtutuloy ng kasal niya. Sa France, ang Pashams marriage ay kinikilala ng batas kung ginawa na ang lahat ng preparasyon bago pa pumanaw ang ikakasal. Nagpakita din siya ng mga pruweba ng paghahanda sa kasal nila, gaya ng damit pangkasal at mga imbitasyon, kaya pinayagan na din siya na ituloy ang kasal niya. At matapos ang isang taon, nagmarcha siya sa munisipyo at dinaluhan naman ito ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Number 7. Mangli Munda at ang asong Askal. Siya ay may edad na 18 years old at nasa tamang edad na para ikasal. Subalit labag sa kalooban niya ang gagawin niyang pagpapakasal. Sino ba namang tao ang gugustuhing magpakasal sa isang aso? Pero wala siyang magawa sapagkat ito ay kagustuhan ng mga magulang niya at buong angkan niya. Ito daw kasi ay isang tradisyon na sinusunod ng pamilya. Ito ay kanilang ginagawa para alisin ang masamang kapalaran ng babae at mailipat sa aso. Naniniwala kasi ang pamilya ni Mangli na kapag maaga siyang nagpakasal sa isang lalaking tao, siya ay mamalasin at magdudulot ng kapahamakan sa kanyang buhay. Matagal na itong paniniwala sa kanilang komunidad, kaya ang mga babae sa kanila ay ipinakakasal sa isang aso kapag sumapit na ang 18 taong gulang. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung nagustuhan mo, huwag mong kalimutang i-share ang video na ito and paki-like and subscribe na din para updated ka sa mga bago kong video.